God, siya po ang Diyos ng lahat. Sa kaligtasan, siya po ang Diyon at kailanman. Diyos ng lahat. Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa maawing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya, mga makasalanay ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan awa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kaming mga tao lamang napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat, na paroon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang pinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao, ngayon na may pangangamkam ang ginawa mo, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat. Doon din hihimuri ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinanap kita uli sapagkat nagumun ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam na anak ni Nabat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahias, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel, pakanin siya ng mga aso sa nasakupan ng Jezreel. Sino man sa angka ni Akab ang mamatay sa bayan
ay kakanin ng mga aso. Sinumang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga solsol ni Jezebel, nagumon si Acab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga diyos-diyosan, gaya ng mga Amoreo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupang iyon. Nang marinig ni Acab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, nagsuot ng sako at di hinubad iyon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Acab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan kaming sa'yo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabanto. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo ang sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong mga kaaway. Ngunit ito naman ang sinabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo
ay siya lamang inyong ibigin. Ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo, ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin ito ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po mga kapatid, sa atin pong pagnilay ngayong araw na ito ng Martes, mayroon po akong katanungan sa inyong lahat. Ano po ang totoong makapangyarihan? Ang maghiganti o ang magpatawad? Ano po ang totoong makapangyarihan? Ang maghiganti o magpatawad? Maraming mga tao kapag tayo nasaktan, kapag tayo ay siniraan, kapag tayo ay binigyan ng dagok sa buhay, ano po ang initial response ng tao? What will be our reaction? Ang gagawin po natin, gumanti. Kapag sinuntok ka, manununtok ka din. Kapag siniraan ka, maninira ka din. Normal po yun. Normal lang pagganti. Kasi sinaktan ka. Kasi may ginawa sa iyong mali. Pero mga kapatid, may ibang tinuturo sa atin ng mabuting balita ngayong araw na ito. At alam kong napakahirap sa ating kalooban na gawin ito. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Paano natin iibigin ang ating mga kaaway? Sila nagpapahirap sa atin. Sila ang patuloy na pabigat sa ating buhay. Sila ang patuloy na nagpapako sa atin sa krus. Nagbibigay sa atin ng dagok, kaya tayo nahihirapan. Paano natin ito patatawarin? At paano natin ito mamahalin? Mga kapatid, kaya nga po, ito po yung pangalawang tanong ko eh. Magpatawad o maghiganti? Masarap gumanti, pero mas dakila ang magpatawad. Dahil ang pagpapatawad ay hindi pagiging duwag. Ang pagpapatawad ay pagpapakita ng totoong kapangyarihan. Ito'y hindi kapangyarihan ng tao. Ito'y pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa ating kapwa-tao. Kapag tayo marunong magpatawad at marunong magmahal ng ating mga kaaway. Kasi mga kapatid, sa konteksto po ng mga Hudyo o sa Middle East, ang pinakapamaraan para makuha mo ang totoong kapayapaan at kapanatagan ng iyong buhay ay patayin lahat ng iyong kaaway. Ganon ang kanilang kaisipan. Pero binabago ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang totoong mas makapangyarihan para makamit ang totoong kalayaan at kapayapaan? Ito'y sa pamaraan ng pakikipagkasundo, pagpapatawad. Kaya po mga kapatid, ang susunod kong tanong sa inyo, kailan ka huling nagpatawad? Kapag ba nagpatawad ka, kinakalimutan mo na ang lahat? Kapag ba nagpatawad ka, pinapawalan mo ba ang lahat? Kapag ba nagpatawad ka, pinapakita mo ba na ang Diyos na sa iyo bumubuhay at nagpapala ng lubos? Mga kapatid, alam ko po, mahirap magpatawad. Mahirap bilang tao gawin ito. Pero ang pagpapatawad, mga kapatid, ay ang pinakadakilang gagawin ng isang tao upang maramdaman ang kanyang kapwa na meron Diyos. At ito po, mga kapatid, ang magpapaganap sa atin upang tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po sa wakas sa bahagi ng mabuting balita, ito po yung harmonies sa atin lahat. Maging ganap kayo tulad ng inyong amang nasa langit. Kung titignan po natin yung English translation nito, be perfect as your heavenly Father is perfect. And how can we achieve that perfection that is demanded by Jesus Christ? Forgive. Magpatawad.
Father, gusto ko po talagang gumanti eh. Paano po gagawin ko? Gantihan mo ng kabutihan. Ang taong gumaganti, ang taong nananakit, ang taong gagawa pa ng mali dahil nagawan siya ng mali, ay pagpapababa ng iyong dignidad at pagpapakitang mas makasalanan ka pa sa nanakit sa iyo. Ang totoong pagganti, mga kapatid, ay pagpapatawad at paggawa ng mabuti. Mahirap man itong gawin, mga kapatid, ngunit pwede nating hilingin sa Diyos na bigyan tayo ng tapang at lakas ng loob upang gawin ang pagpapatawad na ito. Mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa, tularan natin ang bili ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin ang ating mga kaaway, magpatawad at tanggapin ng lubos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Ama na tulungan tayo makasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-uutos sa ibigin ng ating mga kaaway. Sa bawat panalangin nating tutugon, Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkakaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw naway makihati sa kapayapaan at kaligtasan ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo munang lahat. Magdiwang
Manalangin kayo lahat, mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan. At yung dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid po naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya,
ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa tayo ng katawan na dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pag-ibig mo ay totoo.
pakinig kuts sa kapwa sa hirap at sa ginawa. Pag-ibig mo'y nadarama, Jesucristo Sacramento, pag-ibig mo ay totoo, pag-ibig mo ay totoo. Announcement. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message sa at po pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. June 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang araw ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:50 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyang Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa 3 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa. Sa tanang narito at nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat ng mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa at mga naglingkod po dito sa ating parokya at Pambansang Dambana, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, ipinihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito,
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Oh,